Alright mga amigos, tuluyan na nga pong nakuha ng matchroom boxing ni Eddie Hearn ang knockout artist from Puerto Rico, IBF Junior Welterweight World Champion, Subriel Matias. Si Subriel Matias may kartadang 20 wins, 1 loss with 20 knockouts. Ay ang ikatlong Puerto Rican sa stable ng matchroom, kasama ni Edgar Berlanga at Yankiel Rivera. Sinasabi nga pong ang susunod na title defense ni Subriel Matias ay homecoming sa Puerto Rico. Pero hindi pa po tukoy sa ngayon kung sino ang makakalaban nito. Pero may bulungan na po na si undefeated Liam Paro ang next fight ni Subriel Matias. Masaya daw po si Subriel Matias sa paglipat sa matchroom, hindi daw mabibigaw ang kanyang mga fans sa mga labang ibibigay niya dahil hindi siya isang takbuhin sa laban. Ganon din si Eddie Hearn, masaya sa pagkuha kay Subriel Matias at sinasabing matindi ang mga nasa roster niya para isagupa kay Subriel Matias at malaking market nga daw po mga amigos ang Puerto Rico pag-uusapang boxing. Sa iba pang balita mga amigos, bagamat hindi pa po pinapangalanan ni Saul Canelo Alvarez ang kanyang susunod na makakalaban, pero nag-anunsyo na nga po ito na tuloy ang kanyang laban sa May 4 sa Las Vegas at sinasabing hindi daw po Mexican ang kanyang susunod na katunggali. So ibig sabihin po niya mga amigos, hindi po si Jaime Munguia at hindi rin po si David Benavides. Isang Amerikano daw po ang kanya makakalaban sa May 4 sa Las Vegas. Kaya naman palagay ng nakararami kundi ito si Jermall Charlo, ito po ay si Terence Crawford. Nakapa nga po under ng PBC contract tulad ni Canelo. I'm sure marami na namang dismayado sa desisyon ni Canelo na magpasa hanggang ngayon nga po ay hindi pa rin pumapalag kay David Benavides. Pero kung atin nga pong babalikan mga amigos ang mga nakaraang banat ng WBC president na si Mauricio Sulaiman, sinabi niya noon na sa Marso uutusan niya na si Canelo na idepensa ang WBC title nito kay David Benavides dahil ito ay kanya ng gagawing mandatory challenger. Ito po, basahin natin mga amigos ang sinabi noon ni Mauricio Sulaiman. David Benavides, he is the interim champion. He is mandatory contender for the WBC. Benavides' term for the mandatory status is in March 2024. It will absolutely be a great fight. Kaya naman ang tanong ngayon mga amigos, tatanggi na naman ba si Canelo sa kanyang mandatory challenger? At meron po kayang balls itong si Mauricio Sulaiman na tanggalan si Canelo ng belt o magiging sunod-sunuran pa rin ito sa kung anong gustong gawin ni Canelo. Lasahin ang baraha, patunayan mo sa akin.